Time check, 7:20. Tinanghali tayo. Pinunasan ko lang ng mabilis tapos papainitin lang natin yung makina. Tapos tips, ayan, nawala na diba yung ano? Yung indication na malamig pa yung makina. Hanggat malamig pa yung makina, huwag mo bobombahin yung kotse. Kasi sabi, masama daw eh. E di masama. Papunta tayo ngayon sa barangay para magpa-RF ID. Kaso tinanghali yata ako ng ano eh, ng gayak eh. 7:21 na tapos yung pila daw nasa loob na ng Cityland. Sa barangay kasi may ano, may scheduling ngayon ng ano, ng pa-RF ID, kaso late na tayo. Woo! Woo! Late. Late. Yung ano, yung tito ko kasi naka-schedule din sila. Sila tita Cody naka-schedule din yung sasakyan nila ngayon para sa RFID. Kaso mas maaga yata sila kanina eh, parang mga 5:30 lang umalis na, kaya pang 10 daw sila sa pila. Ewan ko kung ano, abot na natin, kung aabot pa tayo o hindi na. Pero baka naman umabot kasi mabilis lang naman yon. Didikit lang naman yung sticker either sa headlight o sa windshield. Pero baka sa headlight tayo magpakabit. Tatanong din natin mamaya. So ayan na po ang pila. Sobrang layo na siguro natin. Hindi ko alam kung saan ito magtatapos. Ito yata ang umpisa. Woo! Shoutout sa iyo. Shoutout kuya. Shoutout sa inyo lahat. Napakalayo na, naku po, anong oras kaya tayo matatapos na ito? Shoutout sa'yo ate! Shoutout sa aso mo! So nagpa-schedule tayo ng pila, tapos through text, kasi merong sinabing, ayun yung dulo! Hindi naman pala sobrang layo, medyo lang. Pero feeling ko tatanghaliin tayo dito. Hindi ko alam kung anong oras matatapos. Pero pipila na tayo. Woo! Oy, shoutout sa'yo kuyang naka-blue. Shoutout sa'yo ate. So ayan, nagtanong tayo kay kuyang naka-blue. Ayan, nagbablog din yata siya. Tinanong ko kung may hinihingi na ba sila ka sa kanilang ano, requirements. Pero sabi, wala pa naman daw, pero napakalayo natin. Hindi ko alam kung anong oras tayo matatapos dito. So ay, shoutout sa'yo mami. Yan, shoutout sa'yo. Yan, tito ko yan. Tito Third. Ay, shoutout sa'yo, ating naka-pink. Tsaka kay kuyang naka-black. Free shoutouts. Time check po, 9:30. Medyo na-delay po ang NLEX kasi kaya ano, medyo matatagalan, pero kung napapansin nyo po eh, nasa pula tayong sasakyan ngayon. Pero ano lang to, parehas lang, bias lang din. Ayan. Kasi ano, ako din po ang pinagkatiwala na magpadikit ng RFID sasakyan po ng aking tita Connie. Kaya yung form ay ibibigay by ano, isa-isa sa mga driver. Bali pupunta dito yung mga magbibigay ng form. Kaya pagkabigay ng form para dito sa sasakyan na to, lilipat naman ako dun sa kotse natin. Kasi nasa pinakalikod pa ako eh. Eh ito medyo nasa unahan kasi
parang 5:30 lang nandito na sila Tito Kenneth, nakapila na sila kaya nasa bungad sila. Tapos parang ano eh, bali magiging free yata yung RFID sticker. Pero yung babayaran mo lang 500. Ang parang pinakabinayaran mo lang yung load. Bali parang free sticker. Tapos meron na agad na load na ano na 500. Tapos for class 1, yung ano yung mga identified as class 1 na mga vehicles, yung mga kotse, yung mga ganun, yung mga sedan, yung mga maliliit lang. Tapos for class 2 and class 3, 1,000 pesos yung ano yung charge for the RFID sticker. Kasi medyo mas malalaking sasakyan yun. Pero sana mabilis naman yung pagdidikit. Sabi, mabilis naman daw yung pagdidikit ng ano ng stickers. Tapos titignan natin mamaya kung sa windshield ididikit or sa headlight. Pero feeling ko puro headlight. Makita nyo yung layo ng kotse ni nila tita sa layo ng pila ko. Ayan. NMAX. NMAX. Napakalayo. Nasa pinakadulo pa ako. Pupunta ako dun sa kotse natin kasi nandun yung ballpen ko eh. Wait lang. Boy. Eh, doon po sa bungad eh. Nakakuha na daw ako ng form. Yung mga tao kasi nagtakbuhan nung nagbigay na ng form. Hindi, nakitakbo ko. Pero may nagpapamigay naman na Marshall. Yung mga nakamotor na nagpapamigay kanina. Katulad nung NMAX. Ayan, mga Marshall. Ayan, oh. Yun. Napamigay sila ng form. Ano po, wash out. Shout out. Ayun, oh, grabe yung pila, oh. Ay, saan ba? Ayaw mag-focus. Ayan po ang pila sa pinakadulo. Feeling ko nga lagpas pa dun eh. Sobrang layo. Napaka-late kasi nag-umpisa. So ayan po yung form ng Easy Trip for RFID. Wala naman. Fill upan mo lang. Tapos kukunin nila before ka ano, dumating sa pinakadikitan ng sticker. Tapos yun, napadikitan na natin ng RFID yung kulay pula. Kaya ano, pawis na pawis ako kakatakbo. Kasi ang layo ng pagitan, nandito ako sa siguro mga pang 30 or 40 tayo sa pila. Tapos yung unang kotse na pula, mga pang 10 lang yun eh. Kaya nalusutan tayo ng 10. Tapos narinig ko may yung mga marshal nagra-radyo na eh. Sabi meron daw kotseng orange na ayaw umusad. Eh, nagpapadikit pa ako, hindi nila alam. Kaya yun. Pero mabilis naman. Mabilis idikit yung ano yung RFID. Tapos sa windshield siya dinidikit. Hindi sa headlight. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, wala naman palang ano, requirements. Pagka class 1 yung kotse mo. Walang hihingi na ORCR, walang hihingi na Xerox ng ID. Kasi pag class 2 and 3, meron ng hinihingi requirements. Tsaka sa motorsiklo. Narinig ko doon sa mga nagdidikit ng RFID ng NLEX. Ang hinihingan lang daw ng ORCR ID yung mga class 2 and 3. Yung mga trucks. Ganun yung mga siguro yung mga malalaking sasakyan na. Tapos yung mga motorcycles. Well, hindi naman talaga palaluwas tong kotse na to kasi dito lang to nagagamit eh. Pero ano lang, magpapadikit lang tayo ng RFID. Siyempre in case na bigla ang kailangan lumuwas sa Maynila, eh alam naman natin na sa NLEX, ano na, yung hinuhuli pag walang RFID.
titikitan ka pag wala kang RFID. Di ko lang alam kung magkano yung fine. Pero nabalita yun na pag wala kang RFID, hindi ka makakapasok ng NLEX, hindi ka makapag-travel. Tapos, dito nga lang ito nagagamit. Tignan nyo yung odometer. Ayan po ating odometer. Itong kotse po nito ay ilan taon na ba? 4 years. Magpa 5 years na po sa this coming August yata. Ayan po ang odometer natin. 15,351 kilometers. Nice. Kasi hindi talaga to halos nagagamit. Pinakamalayong narating nito ay sa Baler Aurora. Kasi parang kakabili lang nito nun halos, tapos binrake in sa Baler. Hindi ko matandaan kung isang punta pa lang o dalawa na eh. Tapos kaya kami madalas sa Baler dati kasi meron akong ano dun eh. Meron akong pinsan dun. Si Beans, anak ni Tito Alvin. Yun, shoutout kay Beans from Baler Aurora. Kasi lagi ano yun, nag-chat-chat na ano eh. Lagi nagko-comment po shoutout daw. Ayun, na-shoutout na kita. Shoutout sa'yo. Ayan, yan, nandun. Malapit na tayo. Andun na po yung mga nagdidikit. Yun, sa tent. Medyo malapit na tayo. Nakaready na rin yung ating form, tsaka yung pambayad. Tapos, pagka ididikit mamaya, i-video ko. Ayan, pang ano na tayo? Pangatlo? Dalawa na lang tayo na. Tapos, meron ding mga big bike kanina eh. Ayun o, oh, ayun. Yung mga big bike. Nagpapalagay din siguro sila ng RFID. Meron pang ano kanina, Kawasaki na ninja. Naalala ko lang yung motor ni ano, ni Reed. Yung YouTuber na motovlogger. Sobrang solid na mga content nun na about sa pagmumotor, lalo na sa mga big bike. Tapos pagka naman mga small displacement bike, gusto nyo panoorin vlog. Meron ding mga nagbablog ng ganun. Katulad ni ano, ni Motodeck. Shoutout sa'yo, Trupa. Wala akong motor pero adik na adik ako sa panonood ng mga video nun eh. Kasi grabe talaga yung mga content, sobrang solid. Nagtatagal lang dahil sa mga truck eh. Kasi sinusukat pa yata yung mga truck para ma-identify siya kung class 2 or class 3. Kaya medyo nagkakaroon ng delay. Tapos sa mga kotse naman, madali lang, as in, ididikit lang doon sa windshield. Kaya walang problema. Ayun na. Tayo na ang next. Ayun sila, busy sila. Salamat po sa mga Marshall. Bakit sila nagme-merienda? Bakit ako hindi? Daya naman nila. Ah sir, may form niyo? Ito po. Ito may bayad? Oo, oh, okay. Ang sarap. Apo. May tint po ba yan, sir? Sa baba po, wala. Hindi na po yung papatint. Hindi na po. Okay lang po sa windshield nyo. Apo. Okay lang din po ba sa headlight? Pwede rin po. Headlight na lang. Sige po, kahit po headlight na lang. Ayan, kasi magpapapalit tayo ng headlight. Ay, ng windshield eh. Kasi may basag yung windshield natin. Ayun. Eh, masasayang yung sticker pagka sa ano natin pinadikit. Sa windshield. Okay na po. Okay na. Uy, ang hirap mag-vlog habang nag-drive. So that is it for this vlog. Natapos na ating agenda sa araw na ito. Magpalagay ng sticker, RFID. Tapos headlight ko na lang pinalagay kasi baka dalin sa kasa tong kotse. Tapos magpapalit ng windshield kasi may basag. Kaya masasayang yung RFID, sa headlight ko na lang pinalagay. Ipopromote natin ang DSDG Metalcraft. Sa mga gustong magpagawa ng stainless, lahat ng stainless works, kaya nilang gawin. Yun po ang aking Tito Nico. Tapos sa mga naghahanap din po ng ano, tutorial services dyan, meron po akong contact sa Little Genius Tutorial Center. Meron din po akong contact sa
sa mineral water kung gusto niyo po kumuha sa Shallow Spring Water Station. Ilalagay ko po ang lahat ng contact nila sa description below. Tapos sa DSDG Metalcraft for stainless works and everything pampaganda sa bahay nyo na basta stainless, kaya nila yan. Yun, na shoutout sa ating mga business sa pinromote ngayon. Nalagay ko lahat ng details nila sa baba. That's it for this vlog. Thank you for watching. See you in the next vlog. Keep safe. Peace.